Kahit sobrang bigat ng katawan ko, pimilit kong bumangon, Miss Espiritic. Sa may sala, narinig kong may kausap ang nanay ko. Nagtaka ako dahil may kausap siya sa sala. Nagulat ako dahil kausap ng nanay ko ang may bahay ng pamilya del Blanco, si Mrs. Catalona del Blanco. Binati namin ang isa't isa. Maya-maya ay nagsalita siya, habang tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Umiti siya at sinabing, "Kumusta ka, iha?" Nagdala ako ng kaunting prutas at gatas at mga groceries. "Huwag kang mag-alala, walang kabayaran ang mga ito. Kinaugalihan ko ng tumulong sa ating mga kababaryo dahil alam ko naman kung gaano ang hirap ngayon ng buhay ngayong pandemya," ang sabi niya. "Nabalitaan ko din kasing ibinibenta niyo ang dalawang baboy ninyo. Bibilihin ko din ang mga ito dahil eksakto kaarawan ng anak kong si Charo sa Sabado. Iimbintahan ko din kayo na dumalo. Kahit na sa pandemic tayo, maluwang ang bakuran ng aming tahanan. Limitado naman ang imbitado, kaya sure, masusunod natin ang health protocols na pinatutupad ng gobyerno." Mahabang paliwanag nito. "Naku, Madam Catalona, maraming salamat po. Sige po, makakaasa po kayong dadalo kami sa kaarawan ni Ma'am Charo sa susunod na Sabado." Walang pakemeng sagot ko. Iniabot sa akin ng kapatid ko ang perang ibinayad ni Mrs. Del Blanco sa dalawang baboy namin. Ibinadget ko agad ito, pambili ng maintenance at mga gamot ng nanay ko, at pambili ulit namin ng dalawang biik na palalagyan ulit namin. May extra money pa na natira. Tuwang-tuwa ang dalawa kong kapatid dahil may pera na silang panload sa wifi nila para sa online class nila. "Ate, marami na tayong pera. Hindi ka na makikigapas at makikipambuno sa bukiran. Makapagpahinga ka na dito sa bahay. Diba, bongga?" Masayang-masayang balita nila sa akin. "Naku, mga kapatid ko, ngayon na may pera tayo eh. Sa susunod na araw, sa susunod na buwan ay," sagot ko sa kanila. "Basta, dito lang kayo sa bahay. Alagaan si nanay habang nagmo-module. At syempre, yung bagong bili nating biik, pakainin niyo ulit ang mga ito ng maayos para tumaba, mabilis silang lumaki. At hindi naman malugi ang susunod na bibili ng mga ito, di ba?" "Okay po, ate," sagot sa akin ng mga kapatid ko. "Mag-video call daw tayo," sabi ng tatay niyo. Makakapagpadala na raw ulit ito. "Dahil naayos na daw ang kumpanyang pinagtatrabahoan niya," deklara ni nanay. "Talaga po, nay?" Sabay-sabay kaming tatlo. "Pasensya, mga anak ko. Ngayon lang makapagpapadala si tatay. Kumusta kayo? Miss na miss ko na kayo. Mag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo." Yun ang mga katagang lumabas sa bibig ni tatay. Iniwan ko sila sa sala na kausap si tatay sa pamamagitan ng video call. Dahil naramdaman kong naduduwal at parang bumabaliktad ang sikmura ko. Pumasok ako sa kwarto ko. Diyos ko, kakaiba tong nararamdaman ko. Baka nga talagang buntis ako, nasabi ko sa sarili ko. Gumapang ang kilabot at takot sa buong katawan ko. Tama ako. Baka nabuntis ako. Kapag lumobo ang tiyan ko, kahihiyan ang aabutin ko. Baka maatake pa ang nanay ko at mamamatay ito. Wala naman akong boyfriend at bahay bukid lang ang araw-araw na routine ko. Sino ang ama ng batang ipinagbubuntis ko? Ano ang sasabihin ko sa mga tao? Kung sasabihin kong nahalay o naghahasa ako, sana noong araw na nahalay at naghahasa ako, nagsumbong ako. Pero sino ang maniniwalang naghahasa ako eh, wala man lang pala tandaan, ang kaganapan. Oh, Diyos ko, parang sasabog ang ulo ko, gulong-gulo. Ayoko ng ganito. Inipit ko ang mukha ko sa unan ko at doon humagulgol ako ng humagulgol.
Ibinuhos ko ang lahat ng sama ng loob ko, basang-basa ang unan ko. Araw noon ng Linggo, nagsimba kaming mag-iina. Taimtim akong nanalangin sa Diyos na sana bigyan niya ng lunas ang dinadala kong problema na walang nakakaalam kundi ako lang. Ang sermon ng pare sa simbahan ang sobrang tumatak sa isip ko. Ano man ang karangyaan na tinatamasa mo, ibahagi mo ito at sa Diyos ipagpasalamat mo. Bawat minuto ng buhay mo, gising ka man o tulog ka, naroroon siya, ginagabayan ka at hindi ka niya pinababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Nagawa niyang ipinagkanulo ang kanyang sarili upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang maikling sermon ng pare sa simbahan, labis akong naguluhan. Natapos ang misa, umuwi kaming mag-ina. Imbes na gumaan ang aking pakiramdam dahil ako'y nagsimba, ang puso't isipan ko'y nagpro-protesta. Bumabalik sa aking alaala ang sermon ng pare sa simbahan kanina. Gising ka man o tulog ka, naroroon daw ang Diyos, binabantayan ka at ginagabayan ka. Mali. Mali siya. Maling-mali siya. Bakit noong panahon na nawalan ako ng malay at ako'y ginahasa, nasaan siya? Ako'y pinabayaan niya. At sa loob-loob ko, nabuo ang isang desisyong gagawin ko para matapos na ang problemang dinadala ko. Itinali ko ang mahabang buhok ko. Nagbihis ako, lumabas ako sa aking kwarto at nagpaalam sa inay ko. Sinabi kong may pupuntahan lang ako. Naku anak, malapit nang magtakip silim. Madilim ang kalangitan at tila nagbabadya ng malakas na ulan. Dalhin mo yung payong mo, baka abutin ka ng ulan sa daan. Bilin ni nanay. Niyakap ko si nanay. Mahigpit ng mahigpit. Gusto kong sabihin na ito na ang huli naming pagkikita. Mahal na mahal po kita, nay, sabi ko at humalik ako sa kanyang noo. Tumalikod na ako dahil babagsak na ang luha mula sa aking mga mata. Tinuntun ko ang daan papunta sa maisapa, sa masukal na damuhan kung saan ako nawala ng malay at nahalay. Kumulimlim ang kalangitan at kumulog. Kumidlat! Dumiretso ako sa gilid ng sapa kung saan ako bumagsak noon at kung saan ako nawala ng malay. Napansin kong may tatlong bato na nakaayos. May mga bote ng alak na nakatabi sa gilid ng damuhan. Naisip kong may taong nagpupunta dito. Baka nga may nagpipiknik dito. Lumingon-ligon ako sa paligid ko pero natiyak ko. Walang ibang tao sa paligid ko. Kumunog at kumidlat at nagumpisa ng bumuhos ang ulan. Sumigaw ako ng malakas. Sige, umulan ka. Kumidlat ka. Kasabay ng pag-agos ng luha sa aking mga mata. Palakas ng ulan. Nagsimula ng lumabo ang tubig sa sapa. Tumataas na ang level ng tubig kung kanina hanggang tuhod ko ang lalim ng tubig. Ngayon, halos lagpas tuhod ko na. Rumagasa ang tubig ulan pero ako, umiiyak at umiiyak, sumisigaw. Sige, umagos ka, tubig ng sapa. Anurin mo ako, lunurin mo ako, tangayin mo ako at nang sa ganon matapos na ang problema ko. Magwawakas na ang buhay ko. Wala naman ng silbi ang buhay ko. Mamamatay ako kasama ng sanggol sa sinapupunan ko. Iyon ang mga salitang pinagsisigaw ko. Habang nakapikit ang aking mga mata. Diyos ko, patawarin mo ako dahil sa gagawin kong ito. Tiyak sa impyerno ang bagsak ko. Kikitilin ko ang buhay ko, pati buhay ng batang nasa sinapupunan ko.
Inihakbang ko ang aking mga paa papunta sa mas malalim na parte ng sapa. Nakarinig ako ng animoy naglulundagang mga bato at tunog ng rumaragasang tubig. Eto na ang hinihintay kong pagkakataon. Eto na ang ulo ng tubig. Palapit na sa kinaroroonan ko. Dumadagundong ito. Nakita ko ang malabo at rumaragasang tubig, animoy napakataas na bundok na handang sasaklob sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata at naramdaman kong nilamon na ng higanting tubig ang katawan ko. Nabuo ang kilabot ang buong katawan ko. Tinangay ako ng higanting tubig. Lulubog lilitaw ang katawan ko. Nanghihina ako at sa isang iglap, nagdilim ang paningin ko. Habang patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, kumukulimlim na ang kalangitan. Dumilim na ang kalangitan. Ang tubig baha na sobrang laki na pala ay nagsilbing animoy aking pakpak na palutang-lutang sa gitna ng napakataas at napakalaking tubig. Ito na ang katapusan ng aking mundo. Lumalabong lumalabo ang paningin ko at dumilim ang buong paligid ko. Mahinang tapik sa balikat ko at yugyug ko at yumuyugyug sa katawan ko. Gumising ka, Jessica. Parang awa mo. Gumising ka. Hindi ko kayang mawala ka. Gumising ka, please. Gumising ka. Ang mahihinang boses ng lalaki ang naririnig ko. Masakit na masakit ang buong katawan ko at halos hindi ko maidilat ang aking mga mata. Umungol ako. Pinilit kong idilat ang mga mata ko. Ang mukha ni Kuya Andro ang unang nakita ko. May mga ilaw ng flashlight na tumatama sa dingding. Nararamdaman ko makapal ang damit ko. Nakapatong ang ulo ko sa isang malambot na unan. Pagdilat ng aking mga mata, agad ginagap ni Kuya Andro ang aking mga palad. At ang sabi niya, "Salamat sa Diyos at nagising ka na. Diyos ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may masamang mangyari sa'yo. Jessica, okay ka lang ba?" Ang sunod-sunod na tanong niya. Nangunot ang aking noho. Buhay pa ba ako? Totoo, buhay pa ako at heto. Nandito ako sa tabi ni Kuya Andro. Kuya, bakit narito ako? Sana'y naroon ako sa impyerno, pero bakit narito ako? Ang sagot ko. Kumuha siya ng isang bimpo at ipinunas sa mukha ko. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagpunas dito. Napabalikwas ako at sabi ko, "Ah, ang nanay ko, ang mga kapatid ko, oh no, kailangan makauwi na ako, baka nag-aalala na sila." "Huwag kang mag-alala. Inutusan ko na ang dalawang trabahador. Pinapunta ka sila sa bahay niyo at sinabi kong, safe ka. Sinabi kong narito ka. Sinabi kong dinala kita sa asyenda." "Anong ibig mong sabihin, Kuya?" "I'm sorry, pero nakita kitang palutang-lutang kanina. Hindi ko alam kung paano kita iligtas.
pero nailigtas kita. Ngayon, ligtas ka na. Ano ba kasing nangyari sa'yo, Jessica? Ano bang problema? Kuya Andrew, hindi mo alam kung gaano kabigat ang nararamdaman ko at kung gaano kabigat ang problema ang tinadala ko. Alam ko walang solusyon ito. Sana pinabayaan mo na lang ako. Sana pinabayaan mo na lang ako para matapos na ang lahat ng ito. Humagulgol ako ng humagulgol, Miss Espiritik. Nangilid ang luha sa mga mata ni Kuya Andrew. Magpahinga ka. Narito si Aling Sepa. Bibigyang lunas kanya. Kinagabihan, naramdaman kong lumakas ang aking katawan. Iniwang kami ni Lola Sepa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Kuya Andrew ang sinapit ko. Pero naglakas loob ako na ilihim pa rin ito. Ngunit naramdaman ko, hindi papayag si Kuya Andrew na hindi ko sasabihin sa kanya ang tunay na nangyari kung bakit ginusto kong kitilin ang buhay ko. Kuya Andrew, kung mapagkakatiwalaan kita, sana huwag mo itong ipagsasabi sa iba dahil hindi ko ito kaya, Kuya, sinabi ko sa kanya. Noong araw na pinuntahan kita dito sa doon sa kubo niyo, noong araw na nangunguha ko ng pako, noong nawalan ako ng malay, Kuya Andrew, hinalay ako at kinahasa ako nang hindi ko namalayan dahil ako'y nawalan ng malay. Ngayon, Kuya, nararamdaman kong buntis ako. Mahabang-mahabang paliwanag ko kay Kuya Andrew. Niyakap niya ako at sinabing, ang sabi ko noon sa'yo, kung may problema ka, sabihin mo sa akin, tutulungan kita. Narito ako para sa'yo. Kung ang iniisip mo, ang dangal mo, ang dignidad mo, sana paniwalaan mo ako. Narito ako. Itatayo ko ang dangal mo. Kuya, hindi, ayoko. Ayokong dahil lang sa awa mo. Ayokong dahil lang sa awa mo ay aahunin mo ako sa kahihiyang aabutin ko. Hindi ko kakayanin, Kuya. At saka, wala tayong relasyon, hindi ba? Hindi nga tayo lubusang magkakilala. Pagkatapos, bigla-bigla andyan ka, sasabihin mo, tutulungan mo ako sa problema ko. Kuya Andrew, isipin mo naman ang kahihiyan na abutin mo sa pamilya mo. Baka nga itakwil ka ng mga magulang mo. Ang sabi ko. Ngunit ang sabi ni Kuya Andrew, tunay na likas sa kabutihan ang pamilya nila. Pagtulong sa kapwa, pagmamahal sa kapwa. Yun daw ang pangaral ng mabuting ina niya. Sa mga sumunod na araw, pinuntahan ako ni Kuya Andrew sa bahay. Ang sabi niya kay nanay, pupunta daw kami sa kanilang bahay. Nadalada kami sa kanilang bahay. Kailangan ko daw muna na lumakas ang aking resistensya. Dala daw ng pagkalunod ko sa sapang iyon. Sobrang pasasalamat ng aking ina. Dinala niya ako sa kanilang bahay at una kong nakatapak sa kanilang bahay. Sa sabano na ang kaarawan ng kapatid ni Kuya Andrew. Sa sabado na ang kaarawan ni Charo. Pagbungad ko sa may pinto, binati agad nila ako. Oh! Welcome to the family!
Welcome, iha. Pasok ka. Nahihiya ako sa mama niya. Nahihiya ako sa dalawang kapatid niya na naroon sapagkat ang iba ay nasa Amerika. Ganon din ang tatay nila, ang papa nila, naroon din daw sa Amerika dahil na-lockdown daw doon ito. Tanging ang mama niya at ang dalawang kapatid niya ngayon ang kasama.